Hello, guys. Busy-busy ako ngayon kasi malapit na pong pasukan. Nagliligpit po ako ng mga gamit ng mga anak ko dati na nag-aaral na hindi na nagagamit. Kagaya po nito. Ayan po. Ito po, nililigpit ko po siya. Nilalagay ko po siya sa isang sako. Kasi ibibenta po namin, mahal po ito sa Jamba. At ngayon po, isi-share ko po sa inyo yung paano po mag-segregate ng tama ng basura, ng ating mga basura. Ayan po. Ito po yung basurahan namin na nabubulok. Ito din po yung basurahan namin na di nabubulok. Dito sa bahay, guys, klase ng basurahan ang meron kami dito sa bahay. Nabubulok at saka di nabubulok. Yan, ito pong dalawang to, guys. And speaking of basura, guys, ngayong araw na to, nabalitaan ko na kaninang umaga daw ng alas 7 ay umalis na ang barko na Bavaria, MV Bavaria na barko, yung nag-aib ng basura papuntang Canada, kasi yung mga basura na galing ng Canada pinababalik na ng Pilipinas sa kanila. Kasi Diyos ko naman, angin nga naman natin yung basura na yun. Nakakapagod na, ang dami na dito sa Pilipinas, di ba? Ang dami ng problema sa basura, dagdagan pa. Kaya kanina daw, umalis na yung barko at salamat naman at hindi na madagdagan yung basura natin dito sa Pilipinas. Ayun, sabi, ang mga basura na daw na yun ay dumating dito sa Pilipinas galing Canada noong 2013 pa. At imaginein mo, ang tagal, 6 na taon nakatenga dito sa Pilipinas. Tsaka sabi, i-recycle daw yun dito sa bansa natin. Tapos nung last week daw, na-discover ng mga kinauukulan na non-recyclable naman pala daw yung mga basura na yun. At tsaka may mga lamang diaper, mga nabubulok na diaper. Ang ingay sa amin dito, guys. Kaya yun, bisibisihan tayo ngayon. Tsaka yun nga, salamat naman at nakaalis na po yung barko na magdadala ng basura pabalik sa Canada. At tsaka hindi naman talaga tayo tapunan dito. Problema na nga natin ang basura dito sa Pilipinas. Hindi na nga natin nare-resolve ang problema sa mga plastic, di ba? Kaya dadagdagan pa. Kaya dito sa amin, guys. Yan, ito, guys. Nakikita niyo po. Yung mga white paper po ay mahal po to sa junk shop. Mga nagamit po to ng mga anak ko last year. Kaya napapakinabangan ko po siya. Napapakinabangan po namin. At yung mga plastic na kagaya nito, guys, basura po. Ew. Ayan po. Di nabubulok po yun. At bukas po may darating na basura na truck dito sa amin. Kaya eto, katapo namin. Yung nabubulok naman po ay sa Tuesday. Kaya, sa Tuesday na po yung isang balding basura. Dalawang klase ng balde po ang meron kami dito. Tsaka, yung recyclable materials po ay dito sa sako namin nilalagay. Kasi para diretso na sa junk shop. Iaano lang namin. Ayan po, guys. Ayan. Tsaka dapat araw-araw po malinis yung basura ko para iwas din sa langaw, lamok, tsaka ipis, gano'n. Tsaka huwag kalimutan na takpan po para hindi siya pasukin ng mga insekto, tsaka mga
taga Bohol. Kaya naman po natin na magtulungan, tulungan po natin yung ating gobyerno para ma-resolve po yung problema natin sa Batura. Kahit alam niyo po kung saan tayo mag-uumpisa. Dito mismo po sa ating mga tahanan. Ayun lang guys, ang masishare ko po sa inyo ngayong araw na to. Sana nagustuhan niyo po ang aking video. Ayun po, sana nakatulong po ako. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. God bless all.